Hello mga kabukid, kamusta po kayong lahat? Sa video ito, pag-usapan po natin ang isa sa pinakamabisang pamuksa sa mga insekto na namiminsala sa ating mga pananim. Ang produktong ito ay high efficacy at saka less residue sa ating mga pananim dahil nga po ay ito ay organic. Hindi po ito nag-iiwan ng mga bad residue sa ating lupa. At hindi rin po ito nakaepekto or wala rin itong mga masamang epekto sa ating mga pananim dahil nga po ay ito ay organic. Ang pangalan po ng produktong ito ay Bio Optimax. Ito po ay produkto ng Bio Agronica. Ang Bio Optimax ay may dalawang modes of action po siya. Ang una po ay contact action. Ibig sabihin, pag nag-spray po tayo at matamaan ang mga insekto na nandyan sa ating mga pananim ay mamamatay po sila. At yung pangalawa ay stomach action. Ibig po sabihin, kahit hindi matamaan ng isang insekto sa pag-spray po natin ng chemicals na ito, pero dadapo sa ating halaman pagkatapos nating makapag-spray ay mamamatay pa rin po yung insekto na yon dahil po itong produkto na ito ay meron po siyang stomach action formula. Ito po pala ang itsura ng Bio Optimax, kulay itim po siya at halata talaga na ito ay organic sa kanyang texture. Ang next po natin na pag-usapan ay kung ano nga ba yung mga insekto na mapuksa nitong Bio Optimax. At ayon sa akin experience, ang produktong ito ay mabisa talaga na makakapatay ng lahat ng mga crawling insects na namiminsala sa ating mga pananim. At hindi lang mga crawling insects, ito ay mabisa din na pamuksa sa mga sucking insects na namiminsala sa ating mga pananim. Nauna po sa ating listahan na piste na mapuksa ng Bio Optimax, ito po yung brood mites. Ang brood mites, ito po yung mga maliliit na mga insekto na dumadapo sa dahon natin mga halaman, especially po yung mga sili. At ito rin po yung nagiging rason ng pangungulot minsan ng ating mga tanim na sili. Ang brood mites ay mga insekto na masyadong maliit na halos hindi po natin makita sa ating naked eye. Kaso nga po, yung insekto na ito kahit maliit lang ay malaki din maminsala sa ating mga pananim. Kaya kung gusto nyo po na magiging kulot free po ang mga dahon ng inyong mga pananim or brood mites free, gumamit po tayo ng Bio Optimax na pang spray sa ating mga pananim. Ang pangalawa po na insekto na pwede mapuksa ng Bio Optimax ay ito po yung aphids. Ang aphids ay isa rin sa mga rason bakit nangungulot yung dahon ng ating mga pananim. Yung aphids ay makadalasan na makikita po natin sa dahon ng ating mga talong at meron din sa dahon ng ating mga sili. Ang ginagawa ng aphids ay sinisip-sip niya ang mga nutrients sa dahon ng ating mga pananim. Kaya yung dahon ng ating mga pananim ay minsan ay naninilaw at nangungulot. At ang pangatlo po dito sa ating listahan ay yung thrips. Yung thrips po ay parang aphids din po siya at saka parang brood mites na rin na nagiging rason po ng pangungulot ng dahon ng ating mga pananim. Kaya ang mabisang pamuksa dito sa tatlong ito na nagiging rason ng pangungulubot ng dahon ng ating mga pananim ay ito po yung Bio Optimax. At ang sunod po na insekto na pinupuksa ng Bio Optimax ay ito po yung armyworm. Yung armyworm ay kadalasan na makikita po natin na namiminsala sa ampalaya at sa sili na rin po. Last time po yung sili po namin ay tinamaan po ng full armyworm at sobrang dami po na armyworm ang naminsala talaga. No? Yung armyworm po kasi ay siguro mga daan-daan o libo-libo po sila. Kaya kailangan po talaga na hindi po natin mapabayaan ang ating mga pananim pag inatake ng armyworm kasi mauubos po yung dahon at saka bunga ng ating mga pananim pag pinabayaan natin sa armyworm. Ang sunod po na pinupuksa ng Bio Optimax ay ito po yung mga borers, leaf borer or stem borer or fruit and shoot borer. Lahat po ng mga borers sa ating mga pananim ay pinupuksa ng Bio Optimax. Kadalasan yung shoot borer ay makikita po natin sa mga shoots ng ating mga tanim na talong. Yung kaniyang shoots po ay
nalalanta dahil nga po mayroong borer po sa loob ng shoots na nalalanta. Saka yung fruit borer ay makikita naman natin sa kamatis at sa talong din, at minsan makikita din natin sa ating tanim na sili. Yung steam borer naman po ay kadalasan makikita natin sa ating mga tanim na palay. Ang tawag po nito sa amin ay tamasok. At ang sunod po na pinupuksan ng Bio Optimax ay ito po yung rice bag. Ang tawag po namin dito sa rice bag ay tiangaw. Ito po ang kadalasan na may minsala sa tanim ng mga palay pag yung palay po natin ay mayroon ng bunga. Pinupuksa rin po ng Bio Optimax ang Mingo Hopper sa mangga at saka yung cabbage worm sa ating mga tanim na cabbage. At yan lang po, at marami pa pong mga insekto na pwedeng mapuksa ng Bio Optimax. Try po sa natin gamitin, mga kabukid. At kung nagustuhan niyo po ating video, ay paki-like na rin po at saka pa-subscribe sa ating Munting channel. Salamat po. God bless.